ayon kay San Mateo, Kabanata 5, mula talata 43 hanggang 48. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ba ninyo ang sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang iyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Ganito kayo magiging mga anak ng iyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal ninyo ang nagmamahal sa inyo, ano ang gantimpala nyo? Di ba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwes? At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiba rito? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ang inyong Ama sa langit. Mahalin ninyo ang iyong kaaway at ipagdasal ang anumang mga umuusig sa inyo. Sa kultura ng mga Hudyo, ang itunuturin nilang kapwa o kapatid ay yun lamang kabilang sa kanilang lahi, ang kanilang pamilya, ang kamag-anak, kaibigan. Hindi kabilang ang mga ito ang itinuturing nilang kaaway. Nang sabihin ni Jesus na mahalin natin ang ating mga kaaway, nais niyang ituro sa atin ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat, maging kaibigan man o kaaway. Nais ipakita sa atin ni Jesus na hindi dapat nating hayaan na manatiling kaaway ang mga taong hindi natin gusto. Sa halip sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kanila, ituring natin silang mga kaibigan. Ang tunay at dalisay na pagmamahal ay iyaong nagagawa mong ibigin kahit ang iyong hindi kaibig-ibig, maging ang mga kaaway.